isulat yung mga lumabas sa chat na mga names. Sige po. For backup lang. Baka hindi masama sa record eh. Okay. So yun po, paki-nominate yung mga ano, yung mga responsible officers. Ako na escort. Sige, sige. Salamat po. So let's spend the rest of the time para po doon sa ating orientation sa Pilipinas sa Piling Larang Tech Book. So ito po ang ating huling subject sa Filipino para sa senior high school, pangatlong subject sa senior high school na Filipino. Excuse lang. So siguro alam niyo na kung bakit ako naka-mask, no? So ang pinagkaiba po nito sa komunikasyon at sa pagbasa, itong Filipino sa Piling Larang TVL o Tech Book ay isang applied subject. So kaya siya applied kasi yung komunikasyon at pagbasa ay masyadong malawak. Diba? Masyadong malawak yung ating usapin. Pero dito sa Filipino sa Piling Larang Tech Book, nakafocus na dun sa ating sinasabing Piling Larang or chosen discipline, yung paggamit ninyo ng wika na technical vocational. So para mas maging malinaw, mamaya pag-usapan pa natin yan. So yun, ang ating asignatura, mag-usapan natin yan. Schedule ng klase, kahingian sa klase, para na pagpapasa at pareho. Para na pagpapasa at saan tayo magpapasa. Okay, so ang ating pong subject, gaya na nabanggit ko kanina, ay Pilipinas sa Piling Larang TVL. So isa po siyang applied subject, excuse. Pinapatay ko kasi baka ma-record yung ubo ko eh. Na naglalayong ituro ang gamit ng wikang Filipino kaugnay ng inyong napiling larang o disiplina. Inihahanda ng asignaturang ito ang mga mag-aaral sa realidad ng paggamit ng wika sa industriya ng kanilang tinatahak na larang. So medyo bago sa pandinig ng karamihan ng estudyante yung salitang larang, tama, di ba? Sana nakikinig kayo, baka nakafocus na kayo doon sa sa pag-nominate. So target ko kasing ma-discuss natin yung module 1. So medyo bago sa pandinig ng ilan yung salitang larang. Kung ginagamit niyo mabuti at maraming salamat kasi alam na ninyo yung termino. So yung larang ay yung tamang termino sa salitang larangan. Kasi yung larangan po, base sa UP Dictionary Pilipino, ang ibig sabihin ng larangan ay isang lugar na madamo. Kung may UP Dictionary kayo, una, bibili ba ko kasi bakit meron kayo niyan? At pangalawa, pakicheck po kung tama yung sinabi ko. Sa UP Dictionary Pilipino, ang ibig sabihin ng larangan ay lugar na madamo. Samantalang yung larang ay isang disiplina. So, mas tamang gamitin po yung salitang larang kaysa sa larangan. So, ngayon, ano po ibig sabihin nito? Sa subject na ito, gagamitin natin yung Filipino, hindi lang siya bilang isang konsepto o katulad ng traditional na pag-aaral ng wika mula junior high school hanggang sa mga nakaraang subject natin, hindi na ganon. Kundi gagamitin natin siya sa kung anong nakadepende siya sa kung anong disiplina ang inyong tinatahak, kaya siya piling larang. So, sa madaling sabi, kung kayo ay comprog, gagamitin natin yung Filipino batay sa inyong subject na comprog o sa inyong major na comprog. Kung kayo ay 2D animation, iuugnay natin yung paggamit ng wikang Filipino sa subject ninyo o sa major ninyo na 2D animation. So asahan ninyo, ang subject na ito ay maraming output. So output-based po ang subject na ito. At asahan ninyo na madalas magsusulat tayo. So hindi lang tayo puro module, kundi magsusulat din po tayo kasi ilan sa mga gawain na inaasahan natin dito ay mga sulatin na gagamitin ninyo mismo pag kayo ay nandun na sa industriya. Gaya ng paggawa ng application letter or business letter, paggawa ng flyers, ng leaflets, paggawa ng manual, pagsulat ng katitika ng pulong or minutes of the meeting at marami pang iba. Ayun. So, paalala po, ang ating pong subject ay ang ating pong synchronous na klase ay laging tuwing alauna hanggang alas dos po ng hapon, 1 to 2 p.m. Maliban lang kung magkakaroon po ako ng ilang special na announcement na magbabago tayo ng oras. Pero hanggat wala, stick po tayo sa ganong oras, 1 to 2 p.m. At sana hindi ko na po kailangan magpaalala palagi na may klase po tayo kasi
lagi po tayo may klase tuwing Friday po, 1 to 2 p.m. Yan sabi ko na po ha. Tapos po, yung link po na nandun sa ating e-learning platform ay permanenteng link po ng ating klase. Yan, sabi ni, ni Garcia, sir, permanente na po ba yung Gmeet link? Opo, permanenteng link na po yon. So kada papasok po kayo sa klase natin, gumagalaw talaga siya mag-isa. Kada papasok po kayo sa ating klase, pwede nyo pong ma-access sa ating e-learning platform yung ating Gmeet link, o kung gusto niyo ilagay na ninyo sa notepad ng inyong cellphone para pipindutin nyo na lang. So yun lang, yun po lagi yung ating gagamitin. Wait, hindi ko na admit. Nawala. Nagtaas ng kamay si Cyril kanina. Sir, yes po. Sir, pwede po ba malingkot ko sa mga pinapasok ko po, and sa klase ko po? Kasi po sir, working student po ako. Pero sir, don't worry. Yung mismong module or yung output po, eh makapagpas naman po ako ng last hour. Okay. Basta sir, magigod lang po ako ng konti. Okay. So yun, naiintindihan natin yung mga ganong sitwasyon, no, na minsan may ilan sa inyong kailangan talaga magtrabaho. So kung hindi nyo kailangan magtrabaho, mapalad kayo. Kung kailangan ninyo magtrabaho, naiintindihan ko kayo, pero syempre hindi yun dahilan para hindi po kayo magpasa. Ha? So yun, salamat dun sa assurance ni Cyril na magpapasa siya. So yun, sa mga subjects po ninyo, siguro parehas lang din naman ang sinasabi ko sa sinasabi ng ibang subject. Hindi ko naman sinasabing required o babagsak kayo pag hindi kayo matin ng synchronous class. Kasi minsan, naiintindihan ko may problem sa connection or may conflict sa oras. Naiintindihan ko po yun. Pero ang mahalaga pong maipasa natin o mahalaga magawa natin ngayong gantong setup ay maipasa po ninyo kung ano yung kailangan at hinihingi po ng inyong mga teachers. So sa akin din po, sa klase ko, alam nyo naman yan, sistema natin noong nakarang taon, kung hindi po kayo makaka-attend ng ating klase, wala pong problem. Pero sana umattend kayo pag pwede, ha. Kung hindi po kayo makaka-attend, wala pong problem sa akin 'yon. Pero sana magsabi po kayo kung ano pong dahilan dapat hindi kayo nakaka-attend. Tapos, pwede po ninyong ma-access yung record ng ating klase doon po sa ating Google Classroom. So nagre-record po ako ng ating klase kasi para doon sa mga estudyante na gustong mapanood yung ating napag-usapan. Hindi makaka-attend dahil may trabaho, may conflict, etc. May na-internet. So, pwede nyo panoorin yung ating klase sa oras na mas malakas yung connection o mas convenient para sa inyo. So, yun. Permanente po yung ating link. Kaya sana po wala na magtatanong, sir, saan po yung link o saan po makikita yung ating link. So, permanente na po yun. Pakisave na po. So, paliwanag lang natin yung mga termino, ha. Synchronous, ibig sabihin po, ganito, may klase po tayo sa Google Meet. Pero minsan, dulot ng ilang conflict, bawa nagkaroon kami ng meeting, nagkaroon kami ng seminar, mag-upload ako ng mga recorded videos sa ating Google Classroom sa oras ng ating synchronous class. So minsan ganon yung setup natin. Pero madalang yon kasi hanggat maaari, may synchronous classes tayo. So asynchronous, kung mapapansin nyo po, balik tayo dun sa schedule, 1 to 2 po yung synchronous, 2 to 4 po yung ating asynchronous. So inaasahan ko po sana ay gamitin po natin yung 2 to 4 para sa paggawa po ng ating module. Sana po, ha? So again, bilang subject teacher naman po, hindi ako masyadong maunawain. Alam niyo yan. Hindi ako masyadong maunawain sa estudyante. Kasi meron po tayong oras ng asynchronous. So inaasahan ko na gagamitin po natin yan sa oras ng ating paggawa ng module. At minsan, nagbibigay po ako ng oras. Bawa minsan, sinasabi ko na wala po tayong klase ngayong araw, gamitin ang oras na ito sa paggawa ng inyong module. So pag nagbigay ako ng ganun, mas lalong hindi ko maiintindihan pag hindi po kayo nagpasa. At this time, mas magiging mahigpit po tayo sa deadline. So ngayon pong taon, totoo na ang deadline. Totoo na. So last year kasi, may mga estudyanteng tawag to, third quarter na, second semester na, ang pinapasa pa rin ay pang first quarter. So, hindi na po mangyayari yun ngayon. Promise, hindi na po yan mangyayari ngayon. So, magkakaroon po tayo ng mahigpit na deadline. At yung deadline naman po natin ay usually laging isang linggo.
So bakit siya bigla ka nagigpit sa deadline? Sa experience ko po last school year, ayun nga, sabi ko nga, pinasa ko nga lahat, di ba? Pinasa ko lahat kahit walang pinasa, kahit masakit sa dibdib ko. Pero may mga nagreklamo pa din. Dahil sinabi nila, sir, nagpasa po ako eh. Ang tanong ko, kailan ka nagpasa? Sir, ganito po. Eh, sinabi ko sa kanya, naku, nagpasa ka, tapos na yung grade mo. So, para wala nang ganong senaryo, para wala nang magsasabing, sir, nagpasa po ako, pero masyado nang late yung pagpapasa, stick po tayo sa deadline. Stick po tayo sa deadline, ha? So, sir, pwede po ba magpasa after ng deadline? Pwede po. Pero hindi ko na po siya chechekan. Okay? So, alam niyo na yun, pag walang grade, hindi ko po siya chechekan kasi late na po kayo. So, kailangan natin mag-stick doon kasi para maging fair po tayo kasi masyado na nating inaabuso yung pandemic eh. So, yun. So, kahingian po sa klase, paano po kayo papasa? Paano po kayo makakuha ng mataas na grade? Simple. Gawin po natin yung mga pinapagawa sa module. So, this time, dalawang parts lang po lagi ang pagagawa ko sa module. Dalawa lang po ha, dalawa. Laging pag module, dalawang parts lang. So sasabihin ko po yung parts na yon at sana yun lang din po yung gawin ninyo. Excuse lang. Sana yun lang din po yung gawin ninyo. Kasi last time, nagsasabi ako ng parts pero ginagawa ninyo lahat. So minsan masakit sa akin na hindi checkan yung mga part na hindi ko pinagawa. Pero hindi ko na talaga chinecheckan yung part na yun kasi nga hindi ko naman yun pinagawa. So parang unfair naman kung bibigyan ko ng plus point kasi hindi ka nga sumunod eh. So this time, sana po kung dalawa po yung pinagawa ko, dalawa din po yung ipasa, at kung ano po yung pinagawa ko, yun po talaga yung gawin. Okay? So sir, bakit dalawa? Kasi yung isa po ilalagay natin sa 40% written output at yung isa ilalagay sa performance, 60%. So kung isa lang ang ipapasa ninyo, maaring mapunta lang siya dun sa isang part, wala yung isang part. Okay? So sana kung dalawa ang pinagawa, dalawa po ang ipasa. So this time din ngayong taon, medyo kapos tayo sa module. Sir, dalawang task lang po o dalawang lesson. Per module po, dalawang task lang pong pagagawa ko. Kasi medyo madami yung modules gawain sa module, di ba? Tsaka alam ko naman na hindi lang ako ang subject ninyo. So, naiintindihan ko naman yon. Kaya dalawang task lang po, dalawang gawain lang pong pagagawa ko per module. Sa first quarter, meron lang po tayong apat na module. Apat lang. So pagkatapos ng apat na module, meron po tayong mga inaasahang technical vocational na sulating gagawin. So nakikiusap po ako dun sa mga modular na sana kahit once in a while, kahit minsan isa-isang linggo, mag-open po tayo, magkaroon na tayo ng connection. Kasi dahil wala po tayong, gumagalaw talaga siya mag-isa. Dahil wala po tayong module 5, 6, 7, and 8, ako na po magbibigay ng gawain para dun sa natitirang bahagi ng first quarter. So, asahan niyo po magsusulat tayo ng liham pang negosyo or business letter. So, yun po. Wala sana magsasabi na, sir, modular po ako. Dapat module yung ginagawa ko. Walang magsasabi ng ganun. Kasi, wala po tayong module 5, module 6. So, kung ano po yung pagagawa ko, gagawin po siya mapa-online, mapa-modular. So, sana po yung modular, silip-silipin niyo po yung mga ipapost po na gawain para po makapagpasa po kayo. Okay? Okay po, sana po wala po tayong isyong ganyan kasi last year may mga dito sa field sa Piling Larang, ayaw nila magpasa ng liham kasi daw modular sila. So, sana walang ganong issue ngayon taon, ha? Na mapa-modular, mapa-online. Pag sinabi kong lahat magpapasa nito, lahat po kayo. Lahat po kayo. So, yun. Gawain sa platform at iba pang itatalaga ng guro. So, minsan maglalagay po ako ng quizzes, pero madalang po ito. Maglalagay po ako ng quizzes na kailangan sagutin sa platform. Pero asahan po ninyo, sa klaseng ito, mas makapokus tayo sa pagsusulat. Mas marami tayong susulat pagkatapos ng mga module. Siyempre, pag may module, mainly sa module tayo magbabase. Pero pag wala, ako po magbibigay ng gawain yung susulat natin. Okay, para ng pagkaklase, meron po tayong mga video presentation, recorded presentation, na ilalagay ko po sa Google Classroom at virtual class dito sa Google Meet. At sana po, maging member po kayo nating Google Classroom. So ipapasa ang karamihan sa mga gawain sa ating e-learning platform. Pero medyo babaguhin natin to. Kasi sa experience ng integrity at trustworthy, hindi sila makapagpasa ng PDF. Totoo ba yon?
hindi sila makapagpasa ngayon ng PDF sa platform. Tama ba? Tama ba ako? May mga yes, po. So since hindi tayo makakapagpasa ng PDF sa platform, balik tayo dun sa ating nakasanayan, sa Google Classroom po tayo magpapasa. Sa Google Classroom. So sa mga meron na pong DepEd Marikina account, mag-join po tayo sa ating Google Classroom. Ito po yung class code, paki-screenshot na lang para kung hindi kayang mag-login ngayon, mamaya na lang. Sa mga wala pong Google Classroom, ay wala pong DepEd Marikina account, meron bang wala? Parang lahat meron naman. So sa mga wala pong DepEd Marikina account, makipag-ugnayan po kayo sa akin para magawan po kayo. So, hindi po kayo makakasali sa Google Classroom nang hindi niyo po gamit yung DepEd Marikina account, ha? Gamitin po yung DepEd Marikina account. So yun. Diyan ko po ilalagay lahat. Yung module, ilalagay ko po yung assignment natin, ilalagay ko itong record ng video na to, yung mga pinag-uusapan natin. Ano pa ba? Kung may mga supporting documents na kung gusto mong basahin ninyo, diyan ko din po lahat ilalagay. Okay, so wala nang... So yun lang po ang ating orientasyon para sa Pilipino. So meron pa akong 20 minutes para i-discuss yung module. May tanong po ba? Bago tayo tumungo sa... Ay, module 2 na pala to. Sorry. May tanong po ba bago tayo tumungo sa pagtalakay natin sa module 1? Nasaan na kayo? Medyo nagmamadali ako magsalita. Tanong. Sir, para saan po yung pinopost nyo pong video sa YouTube? Okay, good question. Yung pinopost ko po na... excuse lang. Yung pinopost ko po na video sa YouTube po ay yung record po ng ating klase. So, for example, gagawin na ninyo yung gawain. Kaya lang nakalimutan nyo yung sinabi ko. So, syempre, dahil virtual class ito, kung hindi nyo natandaan yung sinabi ko, ipi-PM pa ninyo ako para lang balikan yung matanong malaman ninyo yung sagot. So, ang ginagawa ko po para medyo mabawasan yung mga ganong senaryo, nire-record ko po yung klase natin, nire-record ko po yung klase natin at ina-upload ko po sa YouTube channel ko po. So, huwag po kayong mag-alala, wala pong monetary ano yon yung YouTube channel ko. Saka hindi naman ako kikita sa inyo, hindi naman, hindi nga rin ngayon nanonood eh. Namin diba doon, zero views po eh. So, nilalagay ko po yun doon kasi mas accessible, mas mababa yung data consumption para pwede po ninyong balikan yung mga pinag-usapan natin. So, halimbawa, nakalimutan nyo paano, anong mga bahagi ng liham pang negosyo, paano isulat ng bahaging ito. So, pwede nyo siyang panoorin ulit. Pwede nyo po siyang ma-review para pag gagawa kayo, may reference kayo. Okay? Kasi minsan, madaling araw, nung hindi ko pa yung ginagawa, minsan madaling araw, nagtatanong kayo sa akin. So, iba, demanding pa, gusto sagutin ko agad. So, yun. Yun po yung purpose nun. Kaya sana kung panoorin po natin. Sir, ano pong YouTube name nyo po? Pangalan ko lang po ang YouTube channel ko po. Huwag nyo na pong tignan. Sir, ako na lang mag-provide ng link sa YouTube kasi nakasave sa akin po sa account ko po. Ah, yan, okay lang yung share nyo po siya ng ganon. Pero sa... Sige, share ko na nga din muna yung nasa trustworthy. O, huwag nyo na i-share. Yan ay share, huwag kong kayo ganyan. Minsan nga nakakalimutan ko pa i-crop eh. Minsan nakasama pa dun sa na-upload ko sa YouTube yung mga sermon ko. Dahil papakita ko lang yung Google Classroom ng Trustworthy. Para maintindihan ninyo, paano ko siya nilalagay. Nakikita nyo ba? Nakikita po ba? Ayan, nakikita naman. Oh, sir. So, pag titignan ninyo yung videos, saan ko makikita, sir, yung video ng klase natin? So, meron tayo, maglalagay ako mamaya ng part na record ng klase. So, nandyan po yung link. Ayan, nandyan po yung recorded video. Pag pinindot nyo po yan sa Google Classroom, madadirect kayo dun sa video na in-upload ko. Ayan, nag-aham.
Yung manggagaling ang grade nyo sa module. Sa module. Wait lang, may nagsasalita. Nagulat ako. Lahat ng bahagi. Madalas dalawang bahagi lang po yung ipasasagot ko. Yung isang bahagi, wait lang. Po dun para sa 40% ng grade ninyo sa written output. At yung isang... Mm-hmm. Wait, ano nangyari? Na-brown out ako kanina. Nangyari? Dito si sir. O wala. Mm-hmm. Ayos ah. Sabay-sabay ah, na-brown out. Bot. Hello, sorry nawala ako. Oh, huwag kayong mag-alala, record din. Ganun din po, sir. Yung mga sinabi ninyo, na-record yun. Joke. GG. 4K cut. Ayun, pasensya na, biglang nawala. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ganun din po, sir, na brown out po no kanina. Ayun, kung ano mga pinag-usapan niyo, huwag kayong mag-alala, mapapanood kayo mamaya. Pati yung mga GG chat. Well, pati yung mga chat niyo recorded lahat 'yan. So 'yun, kaya ko rin siya nire-record for our safety, baka may biglang mag-intrude, alam niyo na. So 'yun, balik na tayo. So discuss na natin. Yung siguro may pinag-uusapan kayong kalokohan, no, kaya natatawa kayo. Meron na lang akong 13 minutes. Ay, naku, nagahang. Ang hirap pa naman mag-rap pag nasa gitna yung i-edit, no? Nakikita na ba yung screen ko? Naka-raisan. Yes po, sir. Okay. Yan. Yan. So, sige, start na tayo. So, gaya na nabanggit ko kanina, so, ang ating klase ay Technic Pilipinas sa Pilinglarang TVL at nakapokus tayo sa technical, vocational na pagsulat. So siyempre, bago tayo tumungo doon sa pagbibigay kahulugan natin sa technical vocational na sulatin, balikan muna natin yung medyo, nang medyo mabilis, yung pagsulat. So saan ba tayo nagsimulang magsulat? So, nung bata tayo, o nasabi ko na ito nung pagbasa at pagsusuri, na nung bata tayo, ang pinakaunang makrong kasanayan natin ay pakikinig. Nakikinig lang ang isang bata at paglipas ng panahon, lahat ng kanya naririnig ay sinasalita niya. Diba? So pag habang tumatanda, pagdating ng kinder, magsisimulang magsulat ang isang bata. Magsisimula siya mag-aral na isatitik yung mga tunog o bigyan ng representations yung mga ideyang nasa isip niya. So, binibigyan natin ng hulma. So nung kinder tayo, ganun tayo magsulat. Diba? Nung nagsisimula pa lang tayo magsulat, ang pagsulat ay isang simpleng pag
nagdong pag pagpapakita ng mga representasyon ng mga tunog. So ba, yung A, susulatan mo lang siya ng letter, nakatumbas na letter. So ganun lang 'yon. At sa paglipas ng panahon mula kayo kinder hanggang ngayon, sana ay malaki po yung ating iniunlad sa pagsulat. Siguro naman hindi na kayo katulad ng kinder magsulat, 'di ba? So malaki na yung ating iniunlad. So mula doon sa simpleng pagsusulat ng mga letra, pagsusulat ng mga pantig, ng parirala o phrase, ng pangungusap, ng talata, ng isang teksto, at mas mahaba pa. So, ganun na kalawak yung kaya nating isulat. Ganun na yung kaunlad yung ating kasanayan sa pagsusulat. So, nung kayo junior high school, madalas nakapokus ang inyong pagsusulat sa mga tinatawag nating akademiko at pampanitikang pagsulat. Diba? Na nagsusulat tayo ng mga sanaysay kasi kailangan sa school. Bahagi yun ng school requirement. O, excuse? So, nagsusulat tayo ng tula maliban sa school requirement kasi maaring sinabi yun na pangangailangan sa isang subject para ilahad ninyo yung inyong nararamdaman. Sumusulat kayo ng kwento base sa inyong nabasang iba pang kwento o iba pang mga uri ng akda. Ano pa bang mga akdang sinulat nyo nung kayo high school? O sanaysay, tula, may kling kwento, nagsulat kayo ng nobela, kayo na, bilib ako sa inyo. So, ganun tayo magsulat noon. At kahit nung nakarang semestre, ganun din tayo magsulat. Pagsusulat ko kayo ng sanaysay, na di naman nagpasa yung iba, nagpagsulat ko kayo ng teksto, na di rin nagpasa yung iba. So, lahat po yung binasa ko. Doon ko nakikita kung sino yung talagang marunong na mahusay ng magsulat at yung sino yung mga mema lang talaga magpasa. So kilala ko lahat yon, nasa isip ko lahat yon. So sana hindi na po kayo ganun ngayon, ha. At ngayon, yung gagawin natin sa Pilipino sa Piliglarang TBL ay iba. Ibang-iba doon sa ginagawa natin. Kasi itong technical vocational na sulatin ay nakapokus na doon sa kung paano natin gagamitin yung pagsulat sa totoong buhay o sa tinatahak ninyong larang o sa magiging trabaho ninyo sa hinaharap. So, forward tayo. Dito na tayo dumiretso sa numpas. Yan. Pasuriin. So, ano ibig sabihin ng technical vocational na pagsulat? At paano ito naiiba sa akademiko at pampanitikang pagsulat? So, ang salitang technical ay ukol sa o kaugnay sa sining, pang-industriya, mekaniko at applied science. Nagpapakita ng pamamaraan. Habang ang vocational ay hinggil sa bukasyon o hanap buhay, gabay o alituntunin sa isang profesyon o hanap buhay sangayon sa UP Dictionary Pilipino 2010. So, bigyan natin ng paliwanag. So, pag sinabi nating technical, ito ay tungkol doon sa mga sining pang-industriya, mekaniko at applied science. Kung babalikan natin yung pinag-usapan natin sa komunikasyon, meron tayong tinatawag na, anong tawag doon? Sige natin, tingnan natin kung sino makakaalala. Anong tawag sa paggamit ng wika depende sa lugar o disiplina? Nagsisimula sa letter R. Ano pong tawag sa paggamit sa wika depende sa lugar, disiplina o pagkakataon? Siyempre, wala makakaalala nito. Tingnan natin kung sino makakaalala. Sige, plus 10. Wala. Wala talaga. Sige, ang tawag po doon ay re. So, may plus 10 ka sa komunikasyon. Joke lang. So, sama si Fernandez. So, register. Register ng wika. So dito natin ilalapat yung terminong register ng wika. So may mga wikang ginagamit tayo depende sa pagkakataon, sa lugar o sa disiplina. So katulad ng technical na mga salita. Ito yung paggamit natin ng sining pang-industriya, mekaniko, applied science. At madalas ito yung mga terminong mahirap maunawaan kasi specific ito dun sa disiplina. So halimbawa, comprog, may mga salita ang comprog na tanging comprog lang ang gumagamit. Magbigay kayo ng isang example. Comprog major. Anong mga salitang na maririnig ninyo na alam ninyo na pang comprog lang? Code.
Diba? Pag sa ibang disiplina yung code, maring iba yon. Pero sa inyo, pag sinabing code, coding, medyo mahabang usapin yon. Bug. Ano ba yung sabihin ng bug? Bug, siyempre sa science, yung bug ay insekto. Siyempre, hindi naman siguro bug yun na yun ang insekto sa errors. Errors. Ano pa? So, hindi po ba jargon tawag doon? So, tama po yun. Yung register, tinatawag din siya bilang jargon. Jargon. Kasi yung jargon, yun yung mga terminolohiyang spesipiko sa bawat disiplina. Yung register, kasi, may mga salitang nakarehistro sa mga spesipikong disiplina. Diba, in example ko dati dyan, yung salitang bato. Iba ang rehistro ng salitang bato sa sanglaan, bato sa ospital, bato sa mga pulis, so, parang ganon. Pero madalas kasi yung terminong jargon ay pang-disiplina. So, yun. Sa mga comprog, ano naman ang, ay animation naman tayo. Ano po yung mga salitang nakarehistro sa animation? Yung talagang pang-animation lang. Onion skin. Anong meron sa onion skin? Frame. Yun. Talagang pang-animation yan kasi hindi ko alam eh. Keyframe. Hindi ko din alam yan. Sige. So yun yung mga sinasabi natin. Na yung mga terminolohiya na yan, gagamitin natin yan kapag tayo ay nagsusulat na dito sa PhIL sa Piling Larang. Hindi tulad ng mga naunang semestre na hindi nyo ginagamit yung mga terminolohiyang ginagamit niyo sa comprog at animation. Ngayon, magagamit natin lahat yan. At sana sa nakalipas na isang taon o dalawang semestreng nagdaan, meron na kayong mga natandaang mga terminolohiya o mga salitang technical dyan sa animation at sa comprog. So ano naman yung bukasyon? Medyo maliit yung pagitan ng salitang bukasyon at technical. So hinggil sa bukasyon o hanap buhay, gabay alituntunin sa isang profesyon o hanap buhay. So yung, para madali natin mapag-iba, yung technical, excuse, ito yung mga jargon o yung mga salitang espesipiko sa disiplina. Madalas ito ay mga by the book o merong tiyak na kahulugan. Ako niyo po, mga terminolohiya to na may tiyak talagang kahulugan. Samantala, yung mga vocational na termino, termino, kaya mas gusto kong gamitin natin yung register kasi pasok tong dalawa. Eh, ito yung mga arbitraryong paggamit ng wika. Ito minsan pinagkakasunduan lang to, pero hindi siya formal. Hindi siya formal na paggamit ng wika, pero ginagamit siya dun sa disiplina na yon. Halimbawa, meron ba kayong mga termino na hindi formal, pero ginagamit nyo sa comprog? Alam nyo pang comprog lang, pero naminsan, hindi siya by the book, pero alam nyo pang comprog lang. Meron bang ganon? Meron ba? O sa animation, meron bang ganon? So, yun yung sinasabi natin na technical at vocational. So, yung mga salitang espesipiko sa disiplina ninyo, meron na lang akong 3 minutes, ay ilalapat natin sa pagsulat natin dito sa technical vocational na sulatin. So kung gayon, ang pagsulat at ang sulating technical vocational ay nakaugnay sa anumang larang na may kinalaman sa larang at hanap buhay na kanilang kinabibilangan na may pagsang-alang-alang sa tiyak na pangkat ng mamabasa. So sa lahat ng subject ng Filipino na napagdaanan ninyo, sa palagay ko, ito yung pinaka magagamit ninyo pag kayo ay kung ipagpapatuloy ninyo yung disiplina ng inyong tinatahak o kahit hindi ninyo ipagpatuloy yung disiplina ng inyong tinatahak, pagdating nyo sa kolehiyo o kung kayo magtatrabaho pagkatapos ng senior high school, itong subject na ito yung isa sa mga ilalapat ninyo sa totoong buhay. Kaya sana seryosohin po natin to. Kasi nakalagay dito, may kinalaman sa hanap buhay na kinabibilangan na may pagsalang-alang sa tiyak na pangkat ng mambabasa. So isa sa pag-aaralan natin dito, syempre maaaring yung ilan sa inyo ay pagkatapos ng senior high school ay magtatrabaho o pagkatapos ng senior high school ay mag-a-apply sa kolehiyo. Magtatrabaho man kayo, mag-apply sa kolehiyo, gagawa kayo ng letter. Gagawa kayo ng liham, business letter. So isa yun sa pag-aaralan natin para kung kayo magtatrabaho, bagaman syempre pag nagpasa kayo sa trabaho sa totoong buhay, hindi sila tumatanggap ng Filipino na liham. Pero kahit paano, alam ninyo paano magsulat. Alam ninyo yung dapat na makita, dapat ninyong ilagay. Okay? Karaniwan nagbibigay ng kaalaman o nagtuturo ng kasanayan ang sulating technical. Sinasaklaw nito ang lahat ng practical at scientificong pagsulat.
So, maging yung mga practical na pagsulat, hindi ito practical research ha, yung practical na pagsulat, halimbawa, ano ba yung mga madalas na practical na sulating ginagamit natin? Halimbawa, mga bill ng kuryente. So, yan, mga practical na sulatin yan kasi ginagamit yan sa pang-araw-araw na buhay talaga natin. Ano pa? Recipe book. O mga sulating scientifico. Halimbawa, mga pag-aaral, mga lab results, ano pa ba? Mga terminolohiyang pang-matematika, plano ng bahay, mga tekstong pang-chemistry hanggang sa pagre-reseta ng gamot, aklat sa pagluluto at iba pa. So, yun po yung saklaw ng technical vocational na pagsulat. At sa module 2, mas bibigyan pa natin ng pagpapalalim ano yung mga katangian ng isang technical vocational na sulatin. So, para po sa gawain natin para sa module 1, sasagutin po natin ay yung basahin po muna to. May naka-open ng mic. May tanong po ba? Opo. Sir, if ever na hindi po kaya sa G-Drive, pwede po ba sa through message nila lang po ipasa po yung gawa ko po? Medyo... Hindi ko naiintindihan. Hindi ko masyado naiintindihan. Pasensya na. Ano po ulit? Mag-ano ka po na? Opo. Sir, pwede po na sa message nila lang po ipasa po yung mga output okay. Po. Messenger. Medyo dinidiscourage ko, hindi pala medyo, dinidiscourage ko talaga yung pagpapasa sa Messenger kasi natatabunan siya. Ano po yung under po ng pagbasa? Okay. Yun, kaya sana, dahil meron naman tayong 1 week para magpasa, 1 week naman po, yun, sana magawa natin ng paraan sa Google Classroom. Pero kung hindi kaya, yun, kausapin mo muna ako bago mo ipasa para makapag-isip tayo ng paraan. Apo, sige po, sir. Salamat po. Sige po. Sabi ni Garcia, sir, ano po yung under ng pagbasa? Okay. Sa pagbasa, basahin po muna to, yung post mula sa Marikina PIO, at sagutin po yung pag-unawa sa binasa. Ito lang po. 1, 2, 3, 4, 5. So, ipopost ko din naman to para hindi nyo makalimutan. Pag-unawa sa binasa at yung pag karagdagang gawain, letter, asa na yun? Karagdagang gawain, letter B. So sa karagdagang gawain, letter B, humanap po kayo ng 2 hanggang 3 sulating technical vocational sa bahay po ninyo. Sa bahay lang po ninyo. Huwag kayong kukuha sa Google. Kasi sa bahay nyo pa lang po mismo, marami na kayong makikita na halimbawa ng technical vocational na sulatin at ipakilala nyo siya ayon sa A, layunin, B, gamit, C, katangian, at anyo, at target na gagamit nito. So ito, ano lang to, kung ano yung, sa tingin nyo yung pwede nating mga maging halimbawa, nagbigay na ako ng halimbawa kanina, bill ng kuryente, recipe book, o basta anumang mga sulatin na nagpapakita ng isang tiyak na disiplina. So, meron siyang pinapakitang disiplina o meron siyang practical na gamit. Ano pa bang halimbawa natin? Manual, user manual, mga flyer ng LPG, brochure ng cellphone, brochure ng Avon, ano pa ba? Meron pa bang brochure ng Avon ngayon? So, yun. Yun lang ibang halimbawa. Kung meron pa kayong ibang mabibigay na halimbawa na hindi ko nabanggit, mas matutuwa ako makita yan. So, yun po. 2 hanggang 3 sulating technical vocational. Pakilala nyo po yung layunin. Para saan po yan? Anong nilalayon ng text ng babasahin na yan? Gamit. Para saan po ito? Bagaman medyo pa ipag-uulit. Okay lang kahit medyo magpareho. Katangian. Sa katangian, ilalarawan nyo po siya. Kung ano po yung mga bahagi niya. Ano ang kanyang itsura? Saan siya madalas gawa? Gawa ba ito sa makinis na papel? Malipis na papel, maliit na papel, o etc. Anyo, ito ba'y nakasulat bilang talata? Nakasulat ba siya bilang table? Nakasulat ba siya na may mga... wala ba siya masyadong salita? Nakalarawan ba siya? At iba pa. Yun yung sinasabi natin sa anyo. Target na gagamit, para kanino to? Ito ba ay para sa nagluluto? Ito ba ay para sa programmer? Ito ba ay para sa magulang, etc. So, nakuha po ninyo.
So kailangan sabihin niyo kung para kanino siya gagamit. So samahan po ng larawan. Samahan po siya ng picture ng inyong nakitang technical vocational na sulatin. So dalawa po hanggang tatlong halimbawa. So bago tayo matapos, pasensya na, overtime tayo ng 4 minutes. May katanungan po ba? Sige, sino po may tanong? Taas ang kamay. Sige, Roniel. Sa B po, sir, kailangan ba picturean po, sir? Picturean na Opo. Picturean nyo po. Picture muna, syempre, tapos salagay nyo kung ano po siya at sagutin nyo na po yung A, B, C, D, at E. Okay? Okay. Sige po, sir. So, ang deadline po natin, may tanong pa po ba? Deadline po natin ay sa susunod na Biyernes. Susunod po na Biyernes. Kaya, mahaba pa po ang panahon. Sana wala pong malilate ng pagpapasa. Ano nga po ulit yung sasagutan? Ang sasagutan po ay yung letter C gawain pag-unawa sa binasa. Ito, balikan ko na lang. Letter C, pag-unawa sa binasa. Ayan. At karagdagang gawain letter B. Ayan. So, ilalagay po ba yung answer sa Google Classroom? Dating gawin po tayo, pag nagpasa po kayo, naka-PDF, at ipagpasa po ninyo yung ating inyong PDF sa Google Classroom. Okay. Kung sa mga bago po sa Google Classroom, meron po akong instruction doon paano po ninyo ilalagay yung inyong, ito-turn in yung inyong pong mga gawa. At sa mga bago din po, kung gusto niyo po magsagot sa papel, okay lang po. Tapos nandun, may in-upload po akong video doon sa Google Classroom kung paano po ninyo i-convert sa PDF yung inyong pong sagot sa papel. So yun. Magda-download lang po kayo ng CamScanner app. Sir, may file name po ba? Wala naman akong mahigpit sa file name kasi nandun naman yung mga pangalan ninyo. Yun lang. Basta gandahan lang po yung sagot kasi dalawa lang yung pinapagawa ko. So yun. Wala na po bang katanungan? Tanong? So kung may tanong, pwede naman ninyo ako i-message or i-email at sisikapi ko pong masagot po agad. So kung wala nang tanong, wait lang. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating klase. Ngayon po tayo ay 24. Sana sa susunod na klase natin ay 24 pa rin tayo at hindi tayo mabawasan. So maraming salamat po. At mag-iingat po kayong lahat. Salamat po, sir. Po, sir.